Idleness means yung boring. And then we go now to the joyful. Number 23 is joyful versus self-pity. So if a person is happy, nawawala yung takot mo. You will maintain a good attitude. You will not have insecurities in life. Mawawala yung self-pity mo. And the reward is you become a stronger person and you will have a good health. So, ang sabi nito is, I will look for good in all things. So, tinitingnan mo yung mabuti, hindi yung negative sa ibang tao. And then number 24 is initiative, justice, I should say, versus corruption. If you are just, you avoid corruptions. Taking personal responsibility. And then, you will have a high standard of magiging just ka, nagiging fair ka sa lahat ng bagay. There is purity, there is right and true. And the reward is family stability, magiging matatag ang ating mga kapamilya, ganun din ang magkakaroon tayo ng security sa society. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng magandang pangalan o mabuting pagkatao dahil dito. And then number 25 is flexibility. Ang ibig sabihin nito versus resistance means flexible means kahit anong bagay, strike anywhere tayo, strike anything, willing to change kahit anong bagay, kahit anong directions, kaya natin mag-survive. Hindi tayo ma-upset kahit anong pagbabago. So nagiging flexible tayo. Kumbaga sa garter, pwede tayo mag- agbinat nga kung natin Ilocano, pwede tayo mamuluktot or we can learn to adjust. Yun ang flexibility. And then number 20, ano is forgiveness? Ibig sabihin ng forgiveness is rejections versus rejection, I should say. We learn to forgive because a wise man, sayang yung panahon if we will, kung lagi na lang tayo nagmamaktol, sa maalob natin sa ibang tao, sayang yung time, sayang yung naubos natin pagmamaktol, o nawawala, nasisira ang friendship natin, nawawala ang pagmamahal. So the rewards of forgiveness is we maintain the friendship and love if we learn to forgive other people. Then generosity is versus stinginess means if you are open, pagbigay, ang versus niya ay yung madamot. So, if you are generous, you can be able to share your life, your wealth, your goodness, and time to other people. So, you can share your resources freely to give to those people in need. So, there is joy and friendship to be developed if you are a giver, a generous giver. And then, gentleness means, versus harshness means, ito naman yung, so number 28, ito yung pagiging gentle natin, kung baga nawawala yung pagiging rudeness natin, kalmado lang. So ang isang gentle na tao ay nagpapakita ng considerations and concerns to others. So ang gentle na tao, lalo sa isang pamilya, kailangan natin magpapakita ng peace and quiet moment, calmness. So ang reward natin is nagiging calm tayo and then masaya tayo, we have gladness. Glad tayo kasi wala tayong kaaway. And then number 29 is gratefulness means we want to become great in some way. Pag grateful ka is you always say thank you. So we maintain again what is the reward. Ang opposite nito ay yung versus unthankfulness, hindi marunong magpasalamat. So in everything we say thank you, that is gratefulness. So we maintain our friendship and then we are happy, we have joy. And then honor, number 30 is honor. When we have honor, we are being, you know how to respect, we know how to love, we know how to care. So ayun ang honor. And then this versus is respect ang versus niya. So, ang taong hindi marunong mag-honor, kasi ganito yung, maraming taong hindi marunong mag-respect kasi wala pa rin respect sa sarili. Eh, hindi sila marunong mag-appreciate o mag-respect sa ibang tao. So, ang reward ng honor is, magkakaroon ka ng
If you honor others, they will also honor you. If you respect them, they will also respect you. And you know how to praise other people, they will also praise you. So another is we have hospitality versus loneliness. But hospitable ka, everybody's welcome in your home. You share your food, your shelter, and then conversation, and then friendly ka. So ang reward nito ay kaka-influence ka ng ibang tao, nagiging good role model ka pa sa iba. So if you are hospitable, mababawasan yun. Hindi ka malungkot dahil nag-share ka ngayon ng panahon mo, ng wealth mo sa ibang tao. And then we have also, 31 is determination. When a person is determined versus kung ito ang faint-heartedness, ang determined na tao is mapulsigi. He's ready to accomplish right goals at a time, at the right time, regardless of the opposition. Ang ibig sabihin nito, determined siya kahit kulang siya ng pera, resources, time, basta determined siya, may courage siya para gawin ang isang bagay, para matapos ang isang bagay. So, nagkakaroon siya ng satisfaction. Determined siya, example, gusto mong matapos ang iyong pag-aaral, determined ka matapos ang iyong pag-aaral, and then balang araw para gagandaan yung buhay. And then we have also 31 is diligentness. Diligence means making time and energy to complete the task assigned to me. Ibig sabihin nito, diligence ka, sumusunod kang gawin ang mga pinapagawa sa iyo, assignment mo o goal mo sa oras, sa tamang oras at sa tamang panahon. So sayang yung time is gone, so we need to be diligent kasi versus slothfulness, ito ibig sabihin yung mabagal. So, kailangan sa isang tao, kung gusto mo ma-promote, maging mabuting buhay mo, you have to be diligence.